Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Grace. Ayan. Natatapos lang namin mag-harvest. At ito nga ang aming na-harvest na talong. Hindi pa kami tapos mag-harvest ng ibang gulay. So ito muna yung talong na na-harvest namin. Gabundok. At ito naman yung sili naming na-harvest. Konti lang siya kasi maliliit pa yung bunga. Samahan niyo pa akong mag-harvest ng upo at ng patola. Ito ang good quality ng talong. Ito oh. Ang laki. Ito yung mga good namin. So, ayan nga guys. Mag-harvest tayo dito sa aking patola. Ito ay second harvest ko na ng patola. So, kaya konti pa lang yung ma-harvest natin. As you can see naman, hindi pa siya yung gaanong nakaakyat. Kaya yung mga bunga niya ay nasa baba pa lang. Kaya konti pa lang yung ating ma-harvest dyan sa patola. Ang presyo ng gulay dito sa amin ngayon, yung pakyawan, yung kuhanan ng buyer, tapos ipapasa niya sa ibang buyer. So, yung kuha dito sa akin ng patola ay 40 pesos per kilo. And then, dun sa talong naman is 35 pesos per kilo. And then, yung ibang gulay ay, yung sili ko, like yung sili is 50 per kilo. And then, yung aking upo ay 8 pesos per piece, hindi siya per kilo. So, yun yung price dito sa amin. Then, yung buyer ko, ipapasa naman sa yung ibang buyer. So, papatungan naman niya ng 10 pesos. So, ganun lang yung ano. Ang kinaganda dito sa akin ay yung buyer na mismo yung pumupunta dito sa bahay para hakutin or kuhanin yung aking mga gulay. Ayun, so compare dun sa mga previous ko na naging buyer ay ako mismo yung nag-deliver dun sa palengke or dun sa pwesto nila. So, doble hassle ba? So, yung oras mo na maghahatid dun, then yung gasolina mo pa. So, medyo malayo din kasi sa amin yung market. Hindi naman siya ganun kalayo, like 15 to 20 minutes lang naman sa tricycle or sa van, ganyan. So, yung buyer ko ngayon ay siya na yung mismong pumupunta dito sa bahay para hakutin lahat to. So, okay na sa akin yun. Kung mas mababa man siya ng 5 pesos per kilo, okay na rin yun sa akin. Pero yung buyer ko, kahit na siya yung maghakot or ako yung mag-deliver dun sa kanya, ay mataas pa rin naman yung presyo niya compared dun sa mga ibang buyer. Yun lang yung kinaganda naman niya. Ayan, saka dito sa bukid ko ay gusto ko ako talaga yung nagtatrabaho dito. Yung gusto ko ako yung nag-aasikaso sa mga gulay ko. Like yung pagdidilig, paglalagay ng abono, and then yung pag-i-spray. Kasi kapag ka ikaw yung nag-i-spray, nagdidilig, or naglalagay ng abono sa mga tanim mo, ay makikita mo talaga kung ano yung kailangan nila at kung ano yung kulang sa kanila. Kaya mas gusto ko yung ako yung nag-aalaga. Nag-hire naman ako ng tao kapag hindi ko nakaya. Ito ang ating na-harvest na patola. Konti pa lang kasi bago pa lang yung aking patola. Talong. Sili. So, tara pa sa upo. Ito ang aming na-harvest na upo. Konti na lang kasi matanda na yung upo ko. 30 pieces. Yan. Ito na ang ating finished product na separate na natin. Na-classify na natin ng class A at saka class B. Ito yung class B. Class A. Wala kaming class C kasi nandito na pakain sa baboy. Yan. Reject. Ito lang yung class B. Class A. So, that's it. So, ayan na nga. Pagkatapos nating ma-separate yung
i-reject. Yung reject ay yung may uod na hindi na natin sinasama. At hindi rin din naman nasasayang kasi pinapakain ko nga doon sa aking mga alagang baboy, manok, pato, itik, ganyan. Kasi kinakain din nila. So, ayan, yung pinapak natin ay yung medium size. Separate din kasi ng medium and then yung big. Magkaiba kasi ng presyo. Hey guys, ito na so, yung ating harvest. Napakta natin lahat. So, andyan yung patola natin, upo, sili, and of course, talong. So, ayan, ready for pickup na. Hintayin na lang natin yung aking buyer.